Ang isa sa mga mahalagang aspeto ng buhay ng Panginoon na kailangan nating makuha o magaya ay ang kanyang kabanalan. Huwag po natin tingnan ang anak ng Diyos sa kanyang kabanalan dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, kundi ang kanyang pamumuhay dito sa lupa na kung saan ay napagtatagumpayan niya ang mga tukso sa kanyang buhay. Yan po ang mahalaga na matutunan natin sa buhay ng Panginoon. Ang Panginoon ay naparito upang pagtagumpayan ang mga gawa ng Diablo. Ang tagumpay na yan ay pinagkakaloob din naman sa atin. Ano ang tagumpay ng Panginoon? Ang tagumpay para hindi siya magkasala. Yan ang isang bagay na kailangan nating matutunan sa buhay ng Panginoon. Pero unang-una ay ang kabanalan ay meron pong resulta sa ating paglilingkod ngayon at resulta sa walang hanggan. Ang sabi ng aklat ng Timoteo, Kabanata 2, 2 Timothy, chapter 2, verse 20. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also wood and clay. Talking about the house of God, na ginagamit na comparison sa bahay. Some are of special purposes and some are for common use. Those who cleanse themselves from the latter will be an instrument for special purposes, made holy, useful to the master, and prepared for any to do any good work. So makikita po natin na sa buhay sa mundong ito, malaki po ang nagagawa nito upang ang Diyos ay makakilos sa ating mga buhay. At muli ito ay hindi katulad ng inaakala ng maraming tao tungkol sa kabanalan. Ang inaakala ng marami ay nakikita sa panlabas na anyo ang kabanalan. Maari sapagkat kapag sobra na ang medyo malaswa na yung kanyang pananamit, ay makikita naman dito. Ang kanyang mga ilan sa mga forma ay makikita rin naman sa panlabas, pero kalamihan ay sa loob ito. At hindi ito pwedeng dayain sa pamamagitan naman ng panlabas na anyo. Isa sa mga sinabi ng Biblia, Hebrews 12:14, na idudulot ng kabanalan ay napangwalang hanggan, ay ganito ang sabi. Be holy, sabi niya, and make every effort to be at peace with all men. For without holiness, no one can see the face of the Lord. So magre-resulta po sa walang hanggan ang kabanalan o hindi pagpapakabanal. Ang Panginoon po ay maunawaan natin na siya ay nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, ay meron po siyang tendency na magkasala. So kailangan niyang mapagtagumpayan ang lahat ng ito sa kanyang buhay. Siguro hindi naman po nagbibiro ang Banal Espiritu na siya'y subukin nung siya'y dalhin doon sa ilang pagkatapos ng kanyang bautismo. Sa Matthew 4:1, Lucas 4:1. So siya po ay talagang may tendency na mahulog sa kasalanan at kailangan siyang subukin sa bagay na yan. Ang Panginoon ay nag-i-struggle din sa kanyang prayer actually sa bagay na yan. Nais niyang mapagtagumpayan ang anumang tukso na darating sa kanyang buhay. Now, sabi po sa Mateo 26:39-42 na lang po. Going a little farther, he fell to his face to the ground and prayed, Father, if it is possible, may this cup be taken away from me, yet not as I will, but as you will be done. Now, ano ang saro na sinasabi ng Panginoon dito? Ako'y naniniwala, hindi po kamatayan. From the very beginning, alam ng Panginoon
na ang kanyang buhay ay kailangan ihandog para sa katubusan ng sangkatauhan. Pero yung sinasabi niyang saro na kailangan niyang malagpasan ay yung tukso na maaari siyang magkasala sa Ama sa panahon na yon na siya ay dumadaan sa matinding pagsubok ng kanyang buhay. Na maaaring makagawa siya o makahakbang siya ng hindi tama. At yun ang sinasabi ng Panginoon na saro sa kanya. Hindi po yung kamatayan, kundi yung tukso na magkasala siya sa Diyos. Sabagat ang Panginoon po ay never nagkasala sa Ama at hindi po niya maranasan at gusto niya maranasan ang bagay na yan. Now, sa Hebrews 5:7 ay makikita natin doon na ang Panginoon ay umiiyak, nananaghoy sa Ama sa kanyang pananalangin. Ano ang dahilan? Kung titignan po ninyo, ay ang dahilan ay siya'y nananangis na sa kanyang buhay ay hindi siya magkasala sa Ama. Tayo po minsan ay may kaibahan. Sapagkat kalimitan, tayo po ay umiiyak na sa Diyos kapag tayo'y nahulog na sa kasalanan, nais nating mapanumbalik ang ating relasyon. Pero ang Panginoon po ay iba. Ang kanyang mga panaghoy, ang kanyang pag-iyak, panalangis sa Ama ay sa bago pa siya magkasala. And so, he was saved. Sabi nga, siya ay naligtas sa kamatayan. Ang kamatayan na yon ay yung masira ang kanyang relasyon sa Ama. Dahil alam naman natin na siya po ay talagang pumanaw sa buhay. At yun po ang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Kristo. Sa Lucas 22:44, "And being in anguish, he prayed more earnestly, and his sweat like drops of blood falling to the ground." Now, makikita natin dyan ang intense ng struggle ng Panginoon na malamang yung kanyang laman ay talagang gusto niyang mag-rebuild, gusto niyang bumigay at magkasala sa Ama. So, he struggled with that and he intensely prayed. Yan ang sabi ko, mga kapatid, na sa kanya po ay iba. Bago magkasala, nananalangin na ng todo ang Panginoon, tinuro actually ito sa mga alagad sa niya, "And lead us not unto temptation, but deliver us from the evil one." So, ganito pala manalangin ng Panginoon. And if you have to have a prayer like the Lord Jesus Christ, isa ito sa tignan nating aspeto. How did Jesus pray? Sapagkat marami po sa atin ay mechanical prayer ang ating ginagawa dahil hindi po kasimbigat ng tingin ng Panginoon ang tingin natin sa kasalanan. Ang Panginoon ay napakabigat ng tingin niya na kahit isang kasalanan ay ayaw niyang makagawa. Hindi katulad kay Adan na tila naging kaso lang ang pagkakasala sa Diyos. At tayo mga anak ni Adan na maging maingat tayo. But at the same time, ay tayo ay anak ng Diyos dahil kay Kristo. Kailangan natin kung paano ang ating Panginoon sa Kristo na nagtagumpay sa kasalanan ay mapagtagumpayin din natin ang mga kasalanan. Pero makita natin ang prayer ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito. Nakakaiba. Yan po ang nais ko ikintal sa ating isipan na huwag po tayong manalangin lang pagkatapos na mahulog na tayo sa kasalanan. Pero sana po ay matutunan natin ang ganito, "Lord, ayaw kong magkasala sa iyo sa araw na ito. Panginoon, protect me from any evil, protect me from any temptation, and protect me from falling to sin against you." Yan po ay isang prayer na kailangan natin gawin sa araw. Pero sometimes ay hindi tayo nalangin, maliban na lang kung nasa harap tayo ng tukso ng pagkakasala sa Diyos. Now, pangalawa, para patunayan sa atin na ang Panginoon ay talagang nais niyang magpakabanal ay ang gawin ang kalooban ng kanyang Ama. Now, alam natin na ang paglaban sa kautusan o paglaban sa ating autoridad o sa batas ng Diyos ay kasalanan. But the Lord Jesus Christ, so that He will not fall into temptation, He have to resolve in His will na sabi niya, ayaw kong magkasala. Sabi ko po, gusto mo bang magkasala? Dapat ay ayaw mo. Magkakasala ka pa ba? Maaari. Pero dapat ay meron tayong damdamin
na ayaw ko nang magkasala sa Diyos. Alam niyo, hindi po ito kalooban ng marami, hindi ganito ang nasa loob ng marami, sapagkat inaakala nila ang Panginoon ay naparito lang para magpatawad ng kasalanan. But He came to set us free from the bondage of sin. Hindi mo pwedeng sabihin nakalaya ang ibon na nadudoon sa ilalim na, o sa loob ng kulungan hanggat hindi siya nakakalabas ay saka siya malaya. At ganyan din sa kasalanan, hanggat hindi tayo nakakalis noon ay mananatili tayo sa bilanggo ng kasalanan. Now, sabi niya John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of the one who sent me." Yan po ang laging bukang bibig ng Panginoon kapag ka meron siyang mga ilang sinasabi tungkol sa maaaring hadlang sa kanyang buhay para gawin ang kalooban ng Diyos. He was resolved to do the will of the Father. And dapat ito po ay nasa puso natin na anuman ang mangyari ay isipin natin kailangan kong gawin ang kalooban ng aking Ama na nasa langit. At kapag meron tayong ganito, mga kapatid, ay malaki ang tendency na tayo ay maging matagumpay. Hindi lamang dahil kalooban ng Diyos sa atin ito, kundi tayo rin kailangan natin na may damdamin na ayaw nating magkasala sa Diyos sa araw-araw. Pero kapag ito ay naging casual sa atin, na tila baga napakadali lang ng pagkakasala sapagkat lagi naman nagpapatawad ng Diyos, baka hindi po tayo makalaya sa kasalanan. Lagi tayong matutukso, mahuhulog sa tukso, at makikita po ninyo na mahirap maging katulad ng ating Panginoon Jesus Kristo sa aspeto nito, ang kabanalan. Now, marami po akong maikukwento sa inyo pagdating sa tukso sa buhay ko, pero nobody knows, nobody cares. But I have some temptation in the past pagdating sa mga sexual ng mga babae. Nais ko lang sabihin ito, hindi kailangan maging pogi ka o gwapo ka. Kapag ikaw ay alam ng Diablo na seryoso, ay isa sa mga bagay na ilalagay na sa harapan mo ay ang mga ganitong tukso ng kasalanan. Sapagkat ito ay napakatindi na kasalanan laban sa Diyos. And you need to understand na hindi po ganun kadali ang kasalanan ito ng sexual sa mata ng Diyos. Sabi nga, flee from every sexual immorality. And do not even have a hint of sexual immorality, sabi ng Biblia. But today, it's so prevalent na ang kasalanan ito ng sexual ay talagang grabe sa mundong ito. Actually, ito nga ang nagpabagsak sa panahon ng Ninoe. Ito ang ikinapuot ng Diyos yung mga ganitong kasalanan sexual. And it is coming these last days. Maging doon sa panahon ni Lot, ang sexual na kasalanan din ang dahilan kaya nagalit ang Diyos. Yan din ang sinasabi ng Roma 1, na sa mga huling araw ay talagang ang puot ng Diyos ay dahil sa isang malaking kasalanan nangyayari sa kanyang harapan, yung perversion ng tao sa mga huling araw. At hindi ba ito ang nangyayari sa napakaraming aspeto ng ating buhay? Sa internet, maging maingat tayo diyan sapagkat naranasan ko rin na minsan ay bigla na lang makapindot ka ng hindi mo alam. Yun pala, it can be a trap from the devil. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang kasalanan ay maaari kang bitagin, maaari kang mahuli ng kasalanan at mahirap pong makaalis diyan. So, kailangan maging maingat tayo and we must have the will like the Lord Jesus Christ na ayaw nating magkasala sa ating Amang nasa langit. Ang kasalanan ng pagkahulog sa tukso ay kailangan mo pa sa atin and kailangan nating i-deny ang ating mga nais ng laman, denying ourselves, and that is the call of every believer. If anyone wants to follow me, he must take up his cross. Sabi niya, deny himself, take up his cross and follow me. Ang hirap siguro nung dalawa, no? Take up cross and follow me.
Pero ang pundasyon noon ay nandun sa self-denial. Hindi lang ito sa mga ibang pangangailangan at kagustuhan natin, but it is also anything that calls the desire of the flesh. At yan ay isang tukso na kailangan nating mapagtagumpayan. Para sa ganun ay mapanatili natin ang kabanalan sa ating sarili. Yan ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Now, siya po ang halimbawa ng bawat Kristiyano sa atin, the Lord, pagdating sa kabanalan. Of course, there are those people that we know, they live in holiness. Nais kong unawain itong katotohanan ito, mga kapatid. Sa lumang tipan ay marami pong lingkod ng Diyos na nahulog dyan. Si Samson, si David, sino pa? Mga nahulog sa kasalanan ng tukso, ng laman, and they suffered a lot of it. Alam niyo po, they didn't lose their salvation. Why? Ay nakita naman natin na talagang meron kasi alam ng Diyos na hindi nila makayang mapagtagumpayan ang mga ganong tukso. Pero, tingnan ninyo ang New Covenant people, ang mga alagad ng Panginoon. Wala pong nahulog sa kanila sa kasalanan sapagkat ang isa sa mga trabaho ng biyaya ng Diyos ay pagtagumpayin tayo sa kasalanan. Punta po ako sa aklat ng Hebreo. Ganito po ang sabi sa kabanata 4. Nais kong maunawaan po natin ito. Talatang 14 hanggang 16. Therefore, since we have a great high priest who have ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet did not sin. So yan po ang Panginoon. Talagang matindi ang tukso laban sa kanya. Huwag po natin paniwalaan yung itinuturo ng isang relihiyon na ang Panginoon ay nagkaroon ng sexual na aktibidad sa mga babae. That's a lie from the devil. I am so sure. That's a lie from the devil. Ang Panginoon, kung nakagawa nun, ay talagang hindi sa karapat-dapat na tagapagligtas. Pero the truth, hindi po nangyari yun. Walang itinala ang Biblia. Yan ay conclusion ng demonyo, ng diablo, na ipinapakalat ng isang relihiyon na ang Panginoon ay nagkaroon ng sexual para magkaroon sila ng kalayaan gumawa ng ganitong kasalanan. Nagkaroon ng sexual na kagagawan sa isang babae o sa mga babae. But that is not the truth. Pero tingnan niyo itong relihiyon na ito. Sila po ay ganun ang kanilang kahiligan, ang kanilang mga leader ay meron pong mga nangyayaring sexual. Meron pa po akong balita, wala naman ako sinasabi kung anong grupo na ito, pero ang grupo nito ay meron pong aktibidad na bago ikasal ang mag-asawa, kailangan muna doon sila sa leader. Nangyayari ito sa mga ilang kulto, pero meron pong mga naniniwala sa Panginoon na ganyan ang akala nila dahil ang Panginoon ay natukso daw sa babae, nahulog sa kasalanang sexual. Sabi niya, was tempted in every way, just as we are, yet without sin. Let us then approach the throne of God, sabi niya, throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our times of need. So kapag natutukso, sabi niya, abay dumulog kayo sa trono ng biyaya, ng habag at biyaya, at makakita tayo, makasumpong tayo ng tulong mula sa trono ng biyaya. Ano yung tulong na yan? Ang tulong na yan ay upang magtagumpay tayo laban sa lumang tukso sa ating buhay upang mapanatili ang ating kabanalan. Alam niyo, pride lang ang nais ng Diablo na manatili sa iyo sa panahon ng tukso na huwag kang dudulog sa Ama. Meron pong ipinangako ang aklat ng Unang Korinto 10:13 na ganito. 1 Corinthians 10:13, ganito ang pangako rito.
Sorry. 10:13. Sabi niya, no temptation has overtaken you except that is common to mankind. And God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you cannot bear. But when you are tempted, He will also provide a way so that you can endure it or you can escape it. Yan po ang sabi rito. So, kapag ka tayo tumawag sa Diyos, kapag ka tayo tutukso, ang Diyos ang gagawa. Pero kung talagang gusto mo naman matukso, nagpapatukso ka o kaya ay talagang gusto mo yung bagay na yan, bakit ka pa kailangan tatawag sa Diyos? Nahuhulog ka talaga yan. And you will suffer because of that. Alam natin na ang sexual ay isang bagay na maganda sa pahintulot ng Diyos sa mag-asawa, pero sa labas nito ay delikado po. Para itong tubig, irigasyon na kapag ka napunta sa mali o kaya ay ibang lugar na hindi kailangan ay nagiging mapanira. Ganyan po ang desire ng isang tao. Desire is always there for us kapag isa yan sa disenyo ng Diyos, pero kailangan para lang sa perimeter, doon lang sa nais ng Diyos na gamitan natin ang bagay na yan. Now, ang Panginoon ay maraming pinagdaanan ganito, hindi lamang po sa sexual, maging sa mga pagsubok, doon sa kanyang mga umalimura sa kanya, sa mga nanakit sa kanya, there is always a tendency na ang Panginoon ay gaganti. Pero alam niyo po, ang Panginoon hindi niya ginawa ang lahat ng iyan, kaya hindi po siya nagkasala. Napanatili niya ang kanyang kabanalan. And one of those wonderful aspects of Christ's life na kailangan masunod natin. And paano natin mapagtagumpayan ito? Of course, una po, kailangan nating maunawaan ang ating kalalagayan sa Panginoon. Nang tayo ay ipinanganak na muli, nagpabautismo tayo, doon po ay sabi ng Roma 6:6 na pinatay ng Diyos ang ating old man sa atin. Pero yung ating nature, the flesh, is still there. So ito po ang kailangan nating mapagtagumpayan sa ating kapanahunan. Yung ating laman. Put to death, tayo ang papatay niyan. Put to death, therefore, below whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality, lust, evil desires, and greed, which is idolatry. So tayo po ang kailangan pumatay naman ito. Kailangan i-restrain natin sila. Kailangan huwag natin silang gisingin ang mga bagay nito sa ating sarili. Ganito po ang sabi ng Roma 6:11-14. Pakinggan po ninyo. In the same way, count yourself dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Ang patay po, kahit anong tuksong gawin mo, hindi po yung babangon. And sabi niya, count yourself dead to sin. Yun po ang ibig sabihin ng dead to sin. But alive to God in Christ Jesus. So sa mga kabutihan naman, sa mga kabanalan, sa mga katwiran, dapat ay buhay na buhay tayo. Sapagkat ng totoo, mga kapatid, kapag ka wala tayong ginagawang tama, malamang marami tayong pagkakaabalahang hindi tama. So pagkaabalahan natin ang tama, at yan ay napakahalaga sa buhay natin. Dahil kung wala kang ginagawa, baka makatulad ka kay David nung panahon na siya ay walang ginagawa, ay nandunod sa tore, dahil walang ginagawa, ay nagkaroon ng pagkakataon ng job doon sa kanyang buhay. Doon siya nahulog kay Batsiba. Yan po ang isang bagay na sana po ay maging abala tayo sa mga bagay na makatwiran. Sabi pa niya, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you will not obey its evil desire. Ano ang punto rito? Ang punto, once na pinagbigyan mo ang kasalanan, isa o dalawa, ay aalipinin ka niyan. Yan po ang sabi ng talatang ito. Na parang totoo, ano, meron po akong natutunan tungkol sa droga, sapagkat bilang mga pastor, kailangan meron tayong alam sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. So, natutunan ko po ang isang katotohanan na ang droga, o kaya ay shabu,
ay kapag katinikman ng isang tao, ng isa o dalawa, hahanapin niya na yung pangatlo. So yung mga nauna, ang ginagawa ng mga puser ay iaalok nila ng libre ng isa o dalawa. Kaya tignan nyo, ang daming nahuho. Ganyan din ang kasalanan laban sa Diyos. Sa una ay tila hindi mo nakikita kung ano ang mawawala sa iyo. Ang nakikita mo ay yung pleasure, yung sarap ng pakiramdam na gagawin mo isang bagay. Pero later on, hindi mo alam. Ikaw pala ay nahuli na sa bingwit at mahirap nang makaalis. So don't try it if possible kung gusto mo mapanatili ang iyong kalalagayan sa nakabanalan sa harapan ng Diyos. Sabi pa niya sa 13, do not offer the parts of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourself to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of yourself to Him as an instrument of righteousness. So nandun na po yung mga ilang sa sinabi ko na kapag ka wala kang pinagkakabalhang matuwid na gawa, ay siguradong magkakabala ka sa hindi tama. Natural po yan sa buhay nating mga tao. Na kapag ka kung hindi ka nakakaroon ng trabaho rito, ay meron kang panahon na maghanap ng trabaho. And we have to determine to live a sinless life. Maari ba yun? Alam niyo po, what's the use of the grace of God? What's the use of the power of God in our lives kung hindi tayo magkaroon ng tagumpay? But although ginawa na ng Panginoon ang kanyang parte, lahat pre-provide niya na para sa atin sa kabanalan. And I remember, sabi po sa 2 Peter, just read this morning, ganito po ang sabi niya sa 2 Peter 1:3. His divine power has given us everything we need in a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. He has provided everything. Sabi niya, His divine power has given us everything we need in a godly life. So makikita po natin na ang Diyos pre-provide niya na lahat ng bagay na kailangan natin upang tayo ay makapamuhay ng may kabanalan. And if you read that continuously, makikita nyo na talagang meron pa rin tayong effort after that. Kailangan magkaroon tayo ng hakbang na gawin sa puso natin, damdamin natin na tayo ay magpakabanal. At yan ang nais ng Diyos para sa atin. Now, God knows we cannot do it on our own. Talagang babagsak tayo. But thank God, we have the example of Christ, we have the power of the Holy Spirit, and everything has been provided for us. If we are being tempted, sabi niya, I humble yourself before the Lord, seek His help, and He will make a way that we can escape any temptation in our life. Kailangan lang magkaroon tayo ng understanding, knowledge and understanding sa mga bagay nito. Yan ang binanggit ni Pedro sa kanyang sulat. At tayo ay maging mapagtagumpay sa lahat ng tukso na ito. Sabi ko rito, the sinless life of Jesus is God's demonstration to the world that it is possible for man through the power of the Holy Spirit to have full victory over sin and to obey God joyfully. If we abide in Him, we can walk as Jesus walked. We can walk as Jesus walked. Mag-i-end po ako dito sa napakagandang sinulat ni Apostle John sa 1 John chapter 3 verses 1 to 3. Sabi po niya, see that what great love the Father has lavished on us that we should be called children of God. And that's what we are. The reason the world does not know us is that it did not know Him. The reason the world does not know us, ibig sabihin ay, hindi natin sila katulad. Sana po ay totoo yun, na hindi tayo katulad ng kanilang mga ginagawa. Sabi niya, dear friends, now we are children of God, and that we will be has not made been known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. That is our goal, that we will become like Christ.
one day. Sabi niya, for we shall see Him as He is. All who have this hope in Him purify themselves just He is pure. Malinaw po yan na hinahanapan tayo ng initiative ng Diyos. Though, ulitin ko, lahat ay ginawa na ng Diyos, prepare, inihanda, pinagkaloob na sa atin, lahat ng pamamaraan para itong kabanalan ay mapasa atin, kailangan pa rin natin mabuhay sa pananampalataya, paniniwala na ito ay kayang gawin ng Diyos sa buhay natin kapag tayo ay humakbang ng may pananampalataya. Pagpalain po tayo ng Diyos ng buhay na banal. Pinagpala niya tayo bilang kanyang mga anak, subalit ibig ko sabihin, tayo ay magpursigi sa kabanalan upang makita natin ang mukha ng Diyos. Magandang araw po sa inyo.